taong nawawala ng pag-asa na... Ayan, sa mga taong nawawala ng pag-asa, wag, tulad nga na sinasabi ko palagi, huwag kayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Ituloy nyo lang ang laban. For example, gusto nyo magnegosyo, upisan nyo na kaagad. Hindi kasi pwede mangarap pa lang na nakatingin ka lang sa task. Kailangan gawin nyo kaagad ng action para matupad na yung mga ganda. Ang ganda ng advice ni Diwata, mga tangan. Harap ko. So, yun lang. Nangarap kayo with action. Wow! Alright, what's up mga tangay? Welcome back, this is my YouTube channel Katangay PLC. Sa mga pagpaalang araw mga tangay, good morning, good afternoon at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa YouTube channel ni Chinky Tan. Ito ay grabe mga advices kanyang sa business. At ito mga tangay, na-interview niya nga si Diwata Paris Overload o Dio Diwata Balbuena, Impornator of the Week, oh? Impornator of the Week. At dito sa YouTube channel ni Chinky Tan, isang magaling rin na mag-advise sa sa business. Panoorin natin ang kanyang YouTube channel mga tangay. Sa 1 million na rin ito mga tangay. So dito napanood ko mga tangay dito, na-interview niya si Diwata Paris Overload. At dito kuninto ni Diwata sa before and after na naging successful siya ngayon mga tayo. So dito mga tayo may aral din ito, yung pag-interview ni Chinky Tan sa buhay ni Diwata. Ito mga tangay, supportahan natin ang YouTube channel ni Chinky Tan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, mag-subscribe ka na mga tayo, panoorin natin na kanyang upload video at like and share natin mga tayo. At tara, samahan nyo ako pag-interview niya kay Diwata Paris Overload, kung sino ba talaga si Paris, si Diwata Paris Overload. Ito mga tayo, panoorin natin, samahan nyo ako. Pero ngayon, hindi na ako nakatira sa ilan ng tulay kasi nakabili na ako ng bahay sa puntong ito. Alright mga tayo, intro pa lang doon na nasabi nga ni Diwata Paris Overload ay dati sila nakatira sa ilalim ng tulay. At ito mga tangay si Chinky Tan, pag-interview niya kay Diwata Paris Overload. Tara mga tayo. Makakasama natin ang Imponary of the Week, ang sinasabing dating binugbog, ngayon dinudumog. Alright mga tangay, so mga tangay, trending din dati, diba, binubugbog. So hindi ko na reaksyonan dati, so ngayon ko lang nalaman mga tangay. So ganun buhay ni Diwata Paris Overload na binugbog, hindi ko alam, pero next time re-reaksyonan natin. Pero ngayon, at binugbog noon, ngayon dinudumog na ngayon. Ika nga sabi ni Chinky Tan. Ito talaga natin mga tayo. Ay, nako, siya po ang may-ari ng viral na Diwata Paris Overload. O, totoo yan mga tangay. Siya nagmamaari ng nagbabiral ngayon Diwata Paris Overload. Grabe, dinudumog talaga mga tangay. Dahil talaga, siyempre, talagang siguro, masarap. Siguro. So, nakita naman natin, dinudumog. Malaking bagay sa mga tangay. Sa ano mga ganyang sa, dapat yan sinuportahan ng mga gobyerno, diba, government. Na nakikita ko yung mga nagaparking ng mga customer, titikitan tapos binabayaran pa ni Diwata Paris Overload. Siya nagtutulungan niya rin si Kawawa din, diba mga tangay, dahil magkain lang doon sa lugar niya. So maganda makaano siya ng lugar o sinusuportahan ng local government. So, mabibigyan ng pwisto man, di ba mga tangay? So, naka-estorbo man mga tangay, pero malaking bagay sa lugar na yan na... Alright mga tangay, di ba, maalala natin yung ano, yung tinitikitan, tinutulungan pa ni Diwata Overload. So, talaga dapat isuportahan ito dahil nakakatulong sa ating makbabayan na nagutom, mga naga... daan yan, motorista, sa mga nagaluto, yung walang mga trabaho, dami ng empleyado si Diwata Overload mga tangay. Tuloy natin mga tangay. No, walang iba kundi si Dio Balbuena. You're alright mga tangay. Dio Balbuena, Diwata, Dio Balbuena, Dio Diwata Balbuena yung kanyang pangalan. Ito pala yung real name niya mga tangay. So malaking bagay ito, opportunity night, di ba mga tangay, na ganito katulad kay Chinky Tan na
mga advice, maayos din. Nanonood ako rin dito sa YouTube channel niya, mga supporter natin, panoorin natin mga vlogs niya. Kapag ano, sa mga business, sa mga tips, di ba mga tangay? Tuloy natin. Sir, maraming salamat dahil na-invite niyo ko sa inyong programa. Dati napapanood ko lang kayo, ngayon kasama na kita. Alright mga tangay. So, nagpasalamat si ano, Diwata Overload, Dio, Diwata, dito nagpasalamat na. So, first time ko rin napanood ito mga tangay, nag-invite si Chinkitan sa ganitong ano. Siyempre trending si Diwata, tapos business. So kay Chinkitan yung mga advice sa pagtungkol sa business. So malaking bagay ito. Ma-advisean niya si Dio Diwata, Paris Overload, sa ganito, dahil 'di ba? Dapat ganito. May mga gustong mag-business sa katulad dito ginagawa ni Chinkitan. Pwede niya advisean si ano, si Dio Diwata, Paris Overload, paano mag-savings, paano patakbuhin ang negosyo, hindi yung siraan, di ba? Iba kasi, may mga vlogger, ganito, yung ganito luto ni Diwata, kung ano-ano, marami ako napanood, bakit dinudumog, tapos pagpunta doon sa location, sa lugar nila Diwata, i-video-video, tapos sisiraan, ganito lang pala yung, ano, yung lasa, parang normal lang, parang nasa karinderya lang, parang normal ano, ganon ang mindset na ating mga babae, mga Pilipino. Hindi maging masaya na mayroong umaangat na kapwa nating Pilipino na katulad kay Diwata na inaano yung pangalan natin bansa Pilipinas, na pinopromote niya rin matay, tsaka lugar ng lugar niya pinopromote para dayuin, maglakas yan ng turismo, mga bisita. O di ba, dayo na ngayon yung lugar niya, yung Paris Overload. Malaking tulong yun sa ating mga babayan. Tapos marami pa siyang mga ano, empleyado o taga lugar niya, yung wala matrabaho diyan, pwede niya kunin magtrabaho sa kanya sa Parisan, di ba matay? Pero mayroon talagang kapwa natin Pilipino, may umaangat katulad kay Diwata, sinisiraan yung luto. Yung ganito, wala naka-gloves, hindi naka-hairnet. Pwede naman na-advisean, di ba matay? Bakit pa i-ano sa siniwalat sa social media, sinisiraan ganito? Mayroon na naman ako mayroon na naman may kaso na may lumabas na naman. Pero nakapagpiansa si Diwata ng 3,000. So, 'di ba ganito? Bakit di na lang suportahan, 'di ba matangin na may ganitong mga kababayan natin katulad ni Diwata na maging inspirasyon na ating mababayan, imbis yung mga iba na walang-wala na wala na pag-asa, pero yung katulad na ano yung buhay ni Diwata Overload, Paris Overload, na ganito, nanggaling siya sa lugmok. So, nag-try siya. Tapos ngayon, nag-boom, di ba mga tangay? Maging inspirasyon na iba babayan para maging ano, maging good influencer. Pero binabaliwala lang ito ni Diwata Paris Overload, yung kanya mabasa, normal na lang daw yan. Di ba, tuloy natin mga tangay? Maraming salamat po sa lahat ng viewers na nanonood dyan. Sing positive lang po tayo. Oo naman. So maganda. Ito nagustuhan ng supporters, viewers, si Diwata Paris Overload. Think positive. Di ba mga tangay? Think positive. Nakita naman natin sa mukha, sa ano niya, sa ngiti niya, di ba mga tangay? Positibo lang siya, di ba mga tangay? Ito natin. Oy mga kapatid ha, hindi ito ano ang programa ni Tulpo, baka kala nyo natulpo na to si nga. Oo, yung unang panood ko mga tangay, kala ko ano eh, Rapi Tulpo in action. So normal lang yan, siyempre segment to ni Chinkitan, siyempre para formal, di ba mga tangay? Normal lang din yan na maparehas same location, di ba? Content creator eh, di ba mga tangay? So hindi ito ano segment ni Rapi Tulpo, ito ay YouTube channel ni Chinkitan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Chinkitan Matay, mag-subscribe ka na Matay. Tuloy natin. No, si Deo, grabe naman. Oo, ikwento mo naman ang iyong buhay. Dati, di ba? Siguro naman napanood yung viral videos ko noon sa news, sa ilalim lang ako ng tulay, nakatira. Tapos ngayon, naging negosyante na ako. Nag-umpisa muna tayo sa maliit, sa sigarilyo candies lang hanggang... Alright, ito pala kwento ni Diwata Paris Overload. So nagtira sila sa ano, sa tulay. So ito, so maging ano to, maging inspirasyon na ating mababayan na hindi lang puro sa mag-asa o mawala ng pag-asa, di ba mga tangay? So marami mga kababayan natin. Marami mga babaan, oh, garito pala, grabe, huwag sumuko. Katulad ni Diwata Paris Overload, hindi sumuko. Hindi siya sumuko, di ba mga tangay?
So may mga advice, malalim. Malalim. Mayroon din ako napanood na ano, may nagtanong bakit ano mas malaga, yung may pinag-aralan o walang pinag-aralan, may diploma. So grabe na ano ako doon na touch. At sa diskarte lang daw. O diskarte ginagawa niya ano, ni Diwata Paris Overload mga tangay. Nag-ipon, tapos kainan, hanggang sa naging Paris na po ngayon. Diwata Paris Overload na, kilalang-kilala na siya. Magbaliktanaw lang tayo. Siyempre, nakilala ka nung ano eh, na news ka eh. Yes, ano po. Ba yung kwento naman dun? Na yung pa yung talagang down na down pa ako noon. Nasa ilalim nga ako ng tuloy nakatira. Tapos ang source of income namin. Oo, napanood ko ngayon lang mga tangan ni-review. So down na down pala siya noon. Pero hindi siya sumuko mga tangan, no? Noon is nangangalakal talaga kami. Meron akong friend na mga construction. Oo? Oh, naalakal siya? Grabe. Nasaranasan niyo pala yun mga tangan. Encourage ako nila na bakit hindi ko subukan mag-construction. Pwes kaya ko naman. So sinubukan ko. So nag-construction ako. Matagal din sa... So nag-construction din siya mga tangan. Na-try niya rin pala mag-construction. Grabe no? So mga babae natin, hindi natin binababa yung mag-construction. Basta ano, hindi naggawa ng lamang sa kapwa. Dahil kung walang construction worker, walang mabubuo na mga building. So ano lang yan, paran-paran, diskarte lang yan mga tangay. Diba mga tangay? Siguro mga 5 years, nag-pandemic noon, di ba, na-stop lahat ng trabaho namin kasi nga dahil sa pandemic. So doon ako nag-start magnegosyo, doon ko naumpisan yung magtinda-tinda. Sinubukan ko magtinda muna ng mga sigarilyo, kape. So nagtinda rin pala siya ng sigarilyo. Po, grabe ah. Sinubukan niya lahat talaga mga tangay. So matindi yung experience ni Diwata Overload sa pag-ano talaga. Katulad dyan sa lugar sa Manila mga tangay. Talagang ano dyan, diskarte. Diskarte siyempre. Iba-iba ang tao dyan eh. Mga merienda, mga ganon. Mayroon akong friend na magaling magluto. Nag-suggest sa akin bakit hindi mo lagyan, hindi natin lagyan ng pagkain. Kung may pira ka naman pambiling kaldero, mga ganyan. Tapos pambili ng mga... So ibig sabihin nagsimula siya. Nagsimula siya sa friends niya. So pala kaibigan siya mga tangay. So porsigido siya. Siguro yung friends niya mga tangay. So magaling magluto. So ito, inadapt niya ito. Siguro no, inadapt niya paano yung diskarte, pagluto, di ba mga tangay? Sana ganun, di ba? Hindi po, ano, kapag wala kang pinag-aralan, i-explore mo yung sarili mo. Kung saan ka maging komportable, di ba mga tangay? So dito nakita ni Diwata Paris Overload, dito siya sa kaibigan niya, sa friend niya, matuto siya magluto, di ba mga tangay? Tulungan natin. Lulutuin para magkantin tayo. Siya nang bahala magluto, ako yung namuhunan. Doon ko natutunan yung pagninegosyo. Nag-start ako doon magnegosyo. Alright, yung kaibigan niya tagaluto. So siya yung taga-manage mga tayo. So doon, ayos ha. Ayos. Doon siya unti-unti na ano na nasa na karoon ng idea sa pagninegosyo sa friends niya mga tayo. Hindi mo makalimutan nung ikaw ay lumalaki sa hirap. Yung alam mo yung mahirap ka na, tapos lahat pa ng discrimination nasa sa'yo pa. So ang hirap nung tanggapin para sa akin. Pero doon ko rin nasubukan, natutunan talaga na maging matatag na lumaban sa buhay at tumayo sa sariling paa. As sa ilalim ng tulay kayo na. As in sa ilalim talaga kami na. Oh, grabe no. So sa ilalim sila ng tulay. So ano, walang ano, parang ano, tawag dyan yung... squatter area mga tangay. So hindi natin inaano yun, disclaimeration yung mga squatter area. Dapat din talaga mas ano rin, mapukusan din ng gobyerno yung mga kababayan natin, makatira sila ng maayos. Delikado sa ilalim ng tulay mga tangay. Kapag magtaas yung tubig, magbaha, grabing delikado, dangerous sa ating mga babae mga tangay. So lakas loob nila no, nila Diwata. So, dito malalaman natin yung buhay nangyayari sa kay Diwata Paris Overload bago sila sinaganito buhay niya, di ba matay? Ang tulay nakatira, may ipis yun, di ba, sa kamadaga? Meron, nasanay na din kami. Oo, nandyan na lahat mga tangay, daga, ipis, kung ano-ano, magdaan yung tubig ng ano, amoy, grabe. Yan ang yung ano ng ating mababayan na no choice sila. No choice dahil wala sila mapuntahan, di ba mga tangay? Di ba? Pare na din ako. Ano, may alaga ka bang ipis o daga? Marami. Alaga, nung una muna. Grabe joker dito to si Diwata Paris Overload mga tangay. Tuloy natin. Na
nahirapan ako silang kasama, pero nung tumagal na yun, naging alaga ko na sila. Ay, napo, nakakatawa. Naging magkaibigan na kami. Saan lugar yun? Anong lugar yun? Ah, sa Pasay po. Ah, Pasay din. Alright, sa taga Pasay pala siya. So, dear. Napakaswerte na maswerte ng Pasay. Nandyan naka-ano tira si Diwata, Paris Overlord. Overlord mga tayo si ano Diwata, no? Maging history ng Pasay, di ba? Pasay din. So laking Pasay ka? Oo, halos dyan na din ako lumaki. Noong nag-umpisa ka, di ba? Nagbebenta ka ng mga Yossi, di ba? Dyan na rin siya lumaki sa Pasay. Nagbibenta ng Yossi. So, kilala niya yung Pasay talaga mga tayo, no? Taong Pasay talaga si Diwata. Pero waray daw siya mga tayo. Nag-iipon ka ba? Nag-iipon ako. Ang kagandahan naman doon kasi nag-iipon ako. Habang kumikita ako, nag-iipon ako. Paano mo ang diskarte sa pag-iipon? Yun, isa doon mga tangay. Magaling dyan si Tingkitan mag-advise. Sumama ganyan dapat. May savings, tawag. Ipon, savings. Kung ano mangyayari kasi, kapag po, siyempre hindi man para palagi trending si Diwata, mayroon din niya. Bigla rin at least naka-savings siya mga tangay. Diba? Diba? Kahit yung mga empleyado magkaroon ng savings din, paunti-unti lang. Malaki tulong ito sa mga empleyado niya, nakakuha niya, napakaswerte. Marami nga gusto mag-apply, mag-cashier, nakikita ko mag-live si Diwata, overload siya lang nag-cashier, di ba mga tanga. So ganito niya mahal yung nangyari sa kanya, di ba? Kumita ko ng 200, 300 or 500, tinatabi ko yon. Susunod ay pamili kong maubos yung paninda ko. At saka, kung halimbawa meron akong gustong bilhin, gusto kong bumili ng bike, so meron ako pambili, yung mga ganun. Ako kasi ang mindset... So ganun, maging Pinoy, o ni Diwata. Pag meron ako isang bagay na gustong bilihin, gagawa ko ng paraan talaga pag-ipunan ko siya para mabili ko siya. Ganun ako eh. Oh, pero may mga iba kasi ang ginagawa, inuutang muna. Di ba? Inuutang tapos huhulugan. Hindi ako nakapagtaya ng utang muna ng puhunan bago hulugan kasi nga wala nang papautang sa akin. Kasi siyempre... Napatawa si Tingkitan mo daw wala na nagpapautang kay Diwata Paris Overlord. Diba kasi diba, ang tao kasi ngayon ganito yan eh, yung real talk tayo, no? Oo. Pag nakita kasi nila na alam nilang wala kang pangbayad, hindi kanila bibigyan ng pagkakataon para patangin kanila. Yan naman talagang totoo. Ay, diba yung mga time na yun, daw na ako. Tama yan mga tayo. Siyempre, yung nagpapautang, hanap din yan ng kanilang panigurado na kung anong koratiral mo. Siyempre, may nandiyan din takot na baka bigla lang mawala, diba? Siyempre, may mga ganyan mga... may panghawakan, 'di ba? Kailangan din natin i-respect 'yung nagpapautang. So siguro hindi rin natin maano 'yung tuloy natin 'yung kwento. At least alaman natin 'yung buhay naranasan din Diwata para sa Overlord, 'di ba, Batay? Sa buhay. Sino ba namang tao 'yung magpapautang sa akin, 'di ba? Wala talaga. Kasi nasubukan ko rin wala nagpautang kahit mga friendship. Ang kaganda lang sa akin siguro kasi hindi ako nag-start doon sa utang. Talagang pinaghirapan ko talaga, pinag-ipunan ko. So nung binilang mo 'yung ipon mo, 'yung So nag-iipon. Yan, importante mga tangay. Kahit unti-unti lang na ipon, at least may savings, di ba mga tangay? Importante yan. Yan palagi na-advise ni Tingkitan, ipon. Kahit sino man, si Tia Dili. Kahit piso lang, simula January hanggang December, mayroon kang hugutin mga tangay. Malaki rin may ipon yan, kahit piso lang mga tangay. Sa ipon, tuloy natin. Pinakamalaking ipon, magkano yung naipon mo? Yung unang ipon ko, yun nga, nakabili ako ng kaldero, nakabili ako ng cart, gamit sa pagpaparis. Oh. Siguro mga 20. Alright, yung inipon niya mga tayo, napunta rin sa pagbili ng kaldero, dito rin sa pagparisan niya. So, ayos ha, ayos. Yes. Grabe yung ni Diwata, yung mindset. 30,000 mga ganyan. Wow, galing. Yung cart pa lang, wala pa pong yun eh. Wala pang mga kaldero. Cart pa lang with motor, nag-earns na sana sa 20,000 plus. Okay. Tapos kaldero, kasi malalaking kaldero yan eh. So, maabot na rin yung 20,000 ng inipon ni Paris Diwata. So, discarte lang talaga maatangan para hindi ka makautang. Nasa 3-5 ganyan. Oo. Plus yung mga sandok, mga mangkok. Oo. So, mga gagastos ka rin si... Kailangan talaga sandok, mangkok niya mga tayo. Siyempre, dumadami. Araw-araw ginagamit niya mga tayo yung sandok. Diba? Kutsara, minsan kasi may mga customer, inaano yung kutsara, inubulsa, yung tinidor. Siyempre, katulad ganyan, sikat na sa Diwata, para sa Obelo. Magkain yung viewers, tao dyan. So,
Siyempre, pasimple yan. Siyempre, ano yan eh, yung tawag dyan, yung souvenir. Galing ito sa Paris, overlord ni Diwata. Doon hindi yan maiwasan na mayroong kutsara na mawawala. So, kapag katagalan, mahubos ang kutsara. Bili na naman, di ba? Matay. Siguro, pag mga second-hand lang, mga 50K, doon ako kumuha ng ano, ng pinangpuhunan ko, doon ako nag-ipon. Sumalaki. Ilan ang bumi? Sumalaki rin pala, matangay. So, ipon lang, ipon. Malaki rin maging puhunan unti-unti, no? Ibili nung umpisa. Nung umpisa pa lang talaga, hindi pa gaano kalakas. O nga. Tapos, lalo na dun sa lugar namin, Sir Chinky, kasi marami kami magpaparis. Puro kami pare-paras ng tinda, beef paris, tapos mami. Alright, ang dami rin pala, discarte lang pala sa ano, sa pagtimpla. Ganyan, ganun lang naman kasi pare-pareho kayo. Parang ang customer is hati-hati at saka nagsasawa na rin. Tingin ko lang ha, sabi ko ano kaya, nag-isip ako ano kayang ititinda ko, nakakaiba dito sa mga nagtitinda para maiba naman. Tama. Para diba, oo. So inaisip ko yun yung Paris Overlord, yung Litson Kawalik, si Charong Bulaklak, ginawa kong Paris, saka pinangalanan ko siyang Overlord. Grabe yun, discarding yan no? Paris, ginawa si Charon. Saka ano, yung isa dyan mga tangay. Yung ano, only rice. Kaya kasi yung mga tangay, yung mga Pilipino, talaga legit, totoo, di ba? Mahilig magkanin, di ba? Diyan ang dinudumog mga tangay. Di ba? Di ba? Only rice. Di ba? Tuloy natin. Tapos para pre-soft drinks, hindi ko ba alam kung pre-soft drinks. So, i-search ko mga tangay kung pre-soft drinks ba yun ba? So, mahilig yung Pinoy tapos kain, only rice. Mag-soft drinks, di ba mga tangay? Lord, pinakas ko din siya sa isang soft drinks for 100 pesos. Ayun po, dito po nakilala yung Diwata Paris Overlord. Maraming nagbebenta pare-pareho. Parang tindahan, sari-sari store. Pare-pareho lang yan eh. Yes po, opo. Ah. Ang ginawa mo na hindi mo na malalaman. Doon din nag-start, mga tayo, umakyat ng sandahan, sumunag only rice. Oo. Ayan, yung tinatawag nating USP. Alam mo yung USP? Hindi nga po. Ang ibig sabihin niyan, Deo, is this unique selling proposition. Ayan. USP, unique selling position. Grabe. Galing, may matututunan tayo dito sa YouTube channel ni Chinkitan mga tangay. Nag-advise siya pa sa mga business, pag-savings, pag-ipon. Dito ko lang nalaman, mga tangay, USP. Ano ba yun? USP. Unique selling... Unique selling... Ano da? Kala nyo, natulpo na to si... Ano? Si Deo. Unique. Dito mata, unique. Dito mata, yan. Marami. Nakakatawa si Chinkitan mag-interview kay ano, no? Kay Diwata. Dito mata. Na Diwata Paris Overlord para at least madali nila akong matandaan kaya naging Diwata kaya pala mga tangay kaya pala naging Diwata Paris Overlord in Only Rice para madali ma yung kanyang siyempre unique din talaga mga tangay no? Kaya naging Diwata Paris Overlord siya. Galing, ang galing mo. So ngayon, ang next, paano naging progreso? Diba yung pag-unlad? Oo, diba? Paano ka nakakaramdam na ano yung unang binili mo nung kumikita kita na? Ayan, unang binili ko, diba, motor. Tapos sinunod ko syempre yung bahay. Ah, motor muna? Motor muna. Bahay, motor. So kailangan nyo mata, ay, siyempre. Motor, service. Pwede mo lagi yun ng Paris. Diba? Kapag ano, tindahan. So, pagod na si ano, pagod na si Pergali sa Tarabaw. Bahay para makatulog o makapahinga ng ng maayos si ano, Diwata. So, maganda yung ano niya, proseso, 'di ba, matangay. Para relax makatulog tapos pagkauwi, tindahan na naman. Tapos ano, binayaran mo ng cash? Yes, bumili ako ng cash. Oo. Kasi pangarap ko talaga yung motor talaga noon pa. Kasi naiging motor ko dati is mga second hand lang na mga maganda nagagamit pa naman pero may pangarap nga pala mga tanga. So kailangan nyo mga tanga na maano sa pang-araw-araw. So puro mga sikanan lang pala motor. At least okay lang yan sikanan. Na kaysa mangutang ka mga tanga ng pera tapos ibili mo ng magandang motor. So may utang ka diba mga tanga. Pangarap akong motor talaga na pinag-ipunan ko yung Aerox. Pangarap ko talaga yan. Wow. So binili yung unang binili ko nung kumikita na ako. Oo. Pagkatapos ang motor. Tapos nag-ipon ako, bumili ako ng bahay talaga. Bahay na rice lang siya pero okay naman kasi malaki. Tapos may tindahan, nandun si mother ngayon sa bahay ko. So okay na yun kasi at least masip kami doon. At least, safe. Tapos at least nabigyan niya lang libangan, pagkitaan yung mother niya ni mother.
So ang ganda ng proseso na ginagawa niya. Yung kanyang na tatamasa ay binabahagi niya sa nanay niya, sa mga pamilya niya, di ba mata? Sa tapos kababayan natin na nag-a-apply na mag-ano diyan sa parisan niya, di ba mata? Mayroon na tulungan si ano si Diwata, hindi lang sarili niya, di ba mata? Buong pamilya niya. So wala ka na babayarang upa? Wala na akong babayaran. Hindi ka natitira sa ilalim ng tulay? Hindi na siguro. Bininta ko na yung tulay. Grabe ka joke si Chinky Tan. Diwata Paris Overlord. Bininta niya na yung tulay. So malaking bagay yan doon matay. Kung sino yung makatira doon sa tinirahan niya dati. O maging ano yan, history na pag magbalik dyan si Diwata sa tulay. Yan ako na dati nagtira. Dahil mahiwaga ang tulay, di ba? Diba mata ngayon? Ngayon din na po ako may-ari ng tulay, ay iba na. Tapos next na na binili ko sa sakya naman. Second hand lang siya, pero okay. At least, nagagamit ko siya kasi malayo kasi yung bahay ko sa Pasay, Quezon City yung bahay ko. Huh? Tapos minsan, pagod na rin ako. Pag umuwi ako, siba maghapon ako sa trabaho doon sa tindahan ko. Hindi ko na kayang umuwi. Tapos dati kasi natutulog lang ako sa gilid ng tindahan ko pag hindi ko na kaya yung katawan. Oh, grabe no. So malaking bagay yung mata kahit sigatan yun. Kung gusto niya magpahinga, di ba mata? May sasakyan siya, pwede siya doon. Mag-iga-iga, aircon. Diba, kailangan din eh relax ni Diwata ni Paris Overlord ng kanya sarili. Ano na lang kung yung sarili niya rin magbagsak sa ano niya rin yung ano pira, 'di ba mata? Kailangan isipin niya rin yung sarili niya. 'Di ba mata? Buwan ko. Pagod na ako. Pero at least kayo sasakyan. Hindi ako safe. Kaya bumili ako ng sasakyan para service ko na din at the same time. Pag natulog ako, ma-secure ako na walang mamawala na gamit kahit nasa gilid lang ako. Oh, tama. Tama yun. Tama. Tama, nagkuha siya ng sasakyan. Safety niya, pagod siya, pwede siya magpahinga doon. Tapos yung mga gamit niya, mga tangay. Siyempre, mga tangay, hindi, yung lugar niya, hindi natin maano yan. Kung may, wala pa siya security, di ba mga tangay? Siyempre, nandyan na lahat sa Manila, di ba mga tangay? Yung halang, di ba? Bumatay. Ng kalsada, ganyan. Ano pang pangarap ng isang Diwata? Ayan, ang pangarap ko pa, pagkaroon ako ng maraming branch ng aking Diwata Paris Overlord. For example, ito ang pangarap niya, matangay. So, maswerte, kung makaroon na siya ng branch, kung saan niya ng branch, di ba? Swerte yung mag-apply dyan ng nagtrabaho, di ba? Siyempre, may proseso na yan, may resume, yung masasala na yan kung marunong magluto, di ba, matangay? So, antayin natin yung magkaroon ng branch, makatulong yan. So, dudumugin talaga yan mga tangay kung saan niya magkaroon ng branch. Maganda, branch sa buong Pilipinas para marami siyang matulungan ng ating mababayan na walang trabaho, di ba mga tangay? Di ba? Tulungan natin. Mayroon ako sa Quezon City. Yung matagal Quezon City, hindi na pupunta ng Pasay. Quezon City, malaking bagay yan mga tangay. Mapromote niya rin yun ang Quezon City. Kasi si Diwata, mga tangay, kaya... May influencer sa turismo, sa pagkain, mga tangay. Tuloy natin. Kumain. Yun ang mga plano ko ngayon. Sana nga na ibigay sa akin ni Lord. Eh, sinuhingan mo ng tulong para matulungan ka para magano? Ayan, kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng tulong sa'yo. Alam ko naman matulungin ka. Natawa si Chinky Tan. Magaling dyan. Magaling mag-advise si Chinky Tan, mga tangay. Kaya pala pumunta si Diwata kay Chinky Tan. Natawa si Chinky Tan. Tuloy natin. Pagdating sa mga business, sir. Oo naman. Tutulungan kita. Ante, alam mo. So, maganda dito kay Chinky Tan. Tutulungan niya si Diwata sa kanyang advices. Tuloy natin mga tangay. Sobrang akong proud sa'yo. Grabe. Si Chinky Tan. Grabe yung proud kay Diwata. Grabe yung mga tangay. So ganito. Ganito katulad kay Chinky Tan na ganito sinusuportahan. Imbis... O sinusuportahan na ginagawa ni nangyari kay Diwata. Yung iba kasi mga tayo mga vlogger, yung may, inuulit ko lang mga tangay, imbis advisan, sinisiraan pa, na ganito pagkain, ganito lang pala. Gayain natin si Chinky Tan, ganito, na sinusuportahan ating mababayan. Diba kaya nagpunta si Diwata kay Chinky Tan para mag-ano nga advice, diba? Bakit ganun? May ganun mga vlogger na sinisiraan, umaangat ating babayan na maraming natulungan. Sinisiraan yung pagkain. Dapat suportahan, ipromote pa nga lalo. Di ba mga tangay? Di ba? Di ba tuloy natin mga tangay?
Sobra akong proud sa'yo. Ano naman ginagawa? Man, napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam na proud si Chinkitan kay Diwata Paris Overlord. Kita natin sa mukha ni Diwata, proud na proud si Chinkitan sa kanya. Oh, ramdam ko makatangay. Tawa mo ngayon, di ba? Siyempre ngayon kumikita ka kahit konti. Kasi ngayon, pinakita mo nga sa akin, kahit malakas ang benta, hindi naman kita lahat yun eh. Di ba may puhunan yun? So anong ginagawa mo? Tama yun makatangay. Siyempre, ibabawas yung gastos, di ba? Tapos yung mga yung mga ricados, mga gasol, kung ano-ano. Tapos sahod pa ng mga empleyado. Yung maiiwan na lang doon, Diwata, ang linis na lang doon. Hindi yun kagad, makakaroon ka na ng 10,000, linis kagad yun. No. Siyempre, ano mo muna yung gastos mo, tapos yung sahod ng empleyado mo, tapos ang puhunan, tapos yung kita na, kunti lang din kinikita ni Diwata. At least, mga tayo nakapagbigay sa ating mababayan ng pamatid, gutom sa daanan siya. Diba, kung mayroong mga kababayan natin na wala makainan, malaking bagay, may makainan. Tapos yung mga kababayan natin walang trabaho, malaking tulong yung mga tangay sa empleyado niya. Diba, mga tangay? Tulong natin. Ano ngayon sa pera? So ang plano ko talaga, ngayon nag-iipon ako para, actually may pang-upa naman ako, siguro kaya ko namang upahan pag may kita kong pisto na pwedeng upahan ko. So dito mga tangay, nag-aupa, pero naghanap siya ng pisto na medyo maluwang siguro para komportable yung parking ng ating mababayan, di ba mata, isa yung nakaraan, may napanood ako na may natitikitan nga na hindi nga inasahan nga yung mga kababayan natin, wala maparkingan. So mag-obstruction nga, imbis tulungan ng local government nga, i-guide, so titikitan pa yung ating mababayan, bumibili na dito kay Diwata Paris, di ba mga tangay? So dito may plano pala siya maghanap ng medyo malawak-lawak siguro na lugar makapark yung mga customer niya, di ba mga tangay? So yun, tapos magtatayo ako ng Diwata Paris Overlord nga. So yun ang pinaplano ko talaga ngayon. Habang pag kumikita ako, pala mo, may kumita ako ng 5,000 to 1,000, iniipon ko talaga para doon. Galing. So, yun. Sabi nga ni Chinkitan, galing. Oo, ganito. Ang mindset ko ngayon. May nakapanood din ako di ba? Lately, na may tinurungan kasi si, ano yung multo? Ay, si Otlom, opo. Oo, sige, kwento mo naman ano nangyari. Kasi ako. Mahilig din pala si Diwata magturo. So, ito maganda mga tayo, no? Hindi niya lang sinasarili yung nangyari sa kanya. Inaano niya, kinakalat niya yung kanyang natutunan, experience sa kanyang mga kaibigan o gustong matuto, di ba mga tangay? So, may pusong pagtulong si Diwata. Sa Sir Chinky, yung mga ganyang kasing sitwasyon ng pamumuhay ng tao, medyo magaan yung loob ko kasi nga, nanggaling ako dyan. So, sabi ko, hanggat may chance sana. Nakaturo rin siya sa kapwa na mga kababayan natin. Mahirap. Galing. Kung kaya kong tumulong ng isang tao, bakit hindi? Lalo na pag LGBT member, kasi LGBT member po ako. So yung kay Utlong po, inupiran ko siya na magtrabaho sa akin. Tapos sabi ko, kilala ka naman sa social media, so pwede ka rin mag-vlog. Bibilihan kita ng cellphone. Bukod sa may cellphone ka, na magtatrabaho ka pa, may sahod ka sa akin. Galing ha? Binili yan ng cellphone, tapos mag-vlog. Tapos, gaya yung mindset niya, tutulungan niya, mag-vlog. So, grabe. Ito si Diwata Parsobel. Nakikita ko wala siyang inggit sa kapwa. Gusto niya kung ano nalalasap niya, tinuturo niya sa kapwa niya LGBT. Grabe galing, no, mga tangay. Iba-iba yan, may hindi niya natuturuan, pero ini-explore niya yung kapwa niya LGBT. Tama. So magandang opportunity kasi sabi ko masarap. Tama, magandang oportunidad yun, opportunity yung inaano ni Diwata sa kapwa niya LGBT. Parang kumita ng pera pag pinaghihirapan natin sa sarili nating sikap. So yun, so sinupad yun, binigyan ko siya ng cellphone. Para lang din doon sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Utlom. So binigyan ko siya ng cellphone, tapos after sa Pasay Mall kami bumili eh. After nang binilihan, inatid ko na siya, papunta na sana kami sa tindahan ko kasi mag-umpisa na kami. Sabi niya, uwi daw muna siya doon sa bahay nila, may kukunin lang siya, tapos pupunta na lang siya doon sa tindahan. Oo. So Buendia, nakasasakyan kami, dala ko yung sasakyan ko, papunta sa tindahan, nagpababa sa Buendia, hindi na siya bumalik, hindi siya nag-duty sa
akin. So, yun po yung update kay Otbog. Yun lang. Yun lang, di na siya bumalik. Grabe, imbis magalit siya, no, diwata. Para siya umulog. Natawa pa, pati si Chingkitan. Tulad natin, bata. Otherworld, dito ako nakakita kay Diwata, mga tangay, na imbis magalit, na siyempre, positive lang, sabi niya nga, sabi nga ni Chingkita, mading salita, nabudol si, ano, Diwata, di ba? Inulto ako ni Otlom, char. Ginos ka. Hindi kasi ako naman, Sir Chinky, di ba sinabi ko na na hanggat kaya kong tumulong, kung kaya ko naman, wala na kasi tayo magagawa kung yung taong gustong tulungan natin ayaw tulungan yung sarili nila. Kung anong gusto nila gawin. Tama yun, mga tangay. Sinabi ni ano Diwata, kung ayaw ng kapwa natin na tulungan yung sarili nila, di ba, na maganon, may ganon, may nagaturo na nga, di ba, balik natin, mga tangay. Kung tulungan natin, ayaw tulungan yung sarili nila. Ayaw, tulungan nga, kung ayaw naman tulungan yung sarili, useless din. Tama yung sinasabi ni Diwata, mga tangay, di ba? Yung taong gustong tulungan natin, ayaw tulungan yung sarili nila. Kung tama, anong gusto nila gawin sa buhay nila, wala na po tayo magagawa to. Kasi ako naman yung... Totoo, wala na tayo magagawa. Kasi ayaw talaga. Ay, hindi mapilit yun, di ba? Matangay. Tama si Diwata. Part na gusto ko sana makatulong, so ginawa ko naman, kaya lang sila yung ano. Alam mo, ito lang ang layo, habang pinapanood kita at habang nagsalita ka, nakikita ko yung ano, kabutihan ng iyong pusa. Sabi nga, naniwala kasi ako... Tama si Chingkitan, matangay. Di ba? Yung naranasan niya, binabahagi niya, kaso lang, yung tinuturuan niya, para walang ang ano, walang sa puso nila na matuto rin, di ba? Diba tayo? Pag nag-share ka ng blessings, mas maraming blessings na babalik sa iyo. So naniniwala ko doon. Kung may chance naman tayo no, para makaunahon sa kahirapan, bakit hindi natin gawin? Palakpakan naman natin si ano. Oh, grabe, palakpakan natin. Sabi nga ni Chingkitan, grabe. Dapat ganito siya suportahan ng gobyerno, di ba? Government. Nga, sinuportahan nga ni Chingkitan si Diwata. Diwata para sa overload nga. Proud na proud nga si Chingkitan, di ba, mga ito? Ngayon, ilan na empleyado mo? Ano? Kasi kung nasa 30. 30? Magkano pa? Grabe, 30, mga tangay. O, da? Sa 30 na yon, sa isang pamilya na yon, kung may dalawang anak o tatlo, di ba? Mayroon na tulungan ng ating mababayan si Diwata na 30 na kapamilya o may anak pa yung nag-aaral, di ba mata? Di ba? Ang dami. Di ba? Grabe no, 30 empleyado niya na. Sweldo ngayon? Na 600. Wow, talagang minimum. Oo. Oh, minimum pa yung sahod. Grabe, dito lang kay Diwata, di ba? Minimum 600. Umka, talagang ano, kasi mahirap din naman din talaga yung ginagawa namin, halos, di ba, magdamag. Pero ano, dalawang shifting ako. So, labing lima yun. 12 hours. So, ngayon, kung mabigyan ka ng pagkakataon na lumago pa tuloy-tuloy ang iyong negosyo, anong gusto mo, anong pangarap? May mga pamangkin akong na-stop sa pag-aaral kasi dahil sa financial problem. Kung magkakapira. Grabe ang plano niya. So, tutulungan niya yung mga pamangkin niya na-stop. Na-stop sa pag-aaral siguro, no? Sana pagkakataon na to na mapamangkin niya nandito si Diwata na oportunidad na mag-aral sila. Diba? Mag-aral. Tapos yung mga pamangkin niya mapagtapos sa pag-aral, tulungan nila si Diwata mag-aral, mag-negosyo kung sa iba-ibang brands. Diba? Magaganda ito. Plano ni Diwata. Ano ka lang opinion to, mga tangay, no? Diba? Tulungan ni Diwata yung pamangkin niya, tapos kung magkaroon ng iba-ibang brands yung si Diwata, yung mga pamangkin niya mag-handle. Diba? Pwede maging supervisor, manager, di ba mga tangay? Kung pagtutuloy ko yung pag-aaral nila. So, kung papalarin po tayo, yun po yung mga pangarap ko talaga sa buhay. Grabe. So, ngayon, ang tanong... Magandang pangarap, plano ni ano, Diwata sa kasama yung pamilya niya, di ba? Ako sa iyo ngayon, Deo, meron ka na bang ano, emergency fund? Meron naman ah. Oh. Ay, ano yun, emergency fund? Emergency fund. Napatanong, ay, ano yun, emergency fund. Sorry, mga tangaya. Nag-ibuyoy ako. Natawa si Chingkitan. Pero di alam kung ano, meron daw siya. Hindi, ito paliwanag ko. Okay lang ba? Nabigyan kita ng konting... Sige, kasi hindi ko talaga alam. Sinagot ko lang ng yes, pero hindi ko naintindihan halos. Ang ibig sabihin ng emergency fund, yung buwan na nagastusin mo sa bahay. Kunyari, sa halimbawa... Yun, emergency fund. Makakakuha tayo ng tips dito, Chingkitan, mga tangay. Tuloy natin.
let's say 20,000. Sikapin mo na makaipon ka ng at least 3 buwan hanggang 6 na buwan na 20,000. So mga ano yun, 60 to 120,000 yun. Ganun? Ayos to ah. Huwag naman sana, let's say humina or let's say may nangyari, meron kang itatawid na 3 buwan hanggang 6 na buwan na hindi ka may stress, hindi mo kailangan mangutang. Yan ang unang kailangan magawin. Kailangan sa isang buwan, 3 months, pipilitin niya makaipon ng 120. So kung humina yung tinda niya, may hugutin siya na i-recover yung negosyo. Ayos ha. Kahit na nilagay mo sa negosyo mo lahat yan, eh kung wala ka nun. Wala ka nun. Walang pambayad sa kuryente, tubig. Oo. Diba, that's number one. Yes. Number two, pag mayroon ka ng pera, pag na-secure na natin yun, ang next na gagawin mo, yung pang-expand ng business. Yes. Huwag mo nang bibili ng kahit. So, ang ganda ng tips niya, no? Chinkitan, ha? Ano, okay na yung nabili mong sasakyan, okay na yung motor. Lahat ng gusto mong i-ano, dapat ibalik muna sa negosyo. Correct. Pag kumikita na ulit yung negosyo, yun na. Doon ka nang ika nga magpaka-LL. O meron ka ba itatay? Maka-save ng ano, ng emergency funds, makatabi. Tapos wag mo na magbili ng ano kapag hindi makarecover yung ano, yung negosyo. Kapag makarecover na talaga, saka magbili ng ano, ng kung gustong ano. Ganda ng tips ni Chinkitan. Anong sa akin? Ako lang naman ano, parang kumuha lang din ako ng idea, 'di ba? Kasi kilala po kayo sa larangan ng pagbe-business. Paano nagtuturo ka ng paano mag-business. So, maraming salamat kasi at least may mga natutunan ako sa iyo ngayong araw na ito na i-apply ko sa sarili ko. Meron. Kahit manonood mga tangay, hindi lang si Diwata natuto, kahit ako natuto mga tangay. Grabe ito. Malaking bagay ito na makaroon tayo katulad nitong payo ni Chinkitan mga tangay. Sure. Hindi, alam, at saka gusto kitang gabayan. Maraming salamat po. Grabe. Dapat ganito ginagawa ng gobyerno. Diba? Grabe, nakaka-touch yung sinabi ni Chinkitan, gusto kitang gabayan. Kaya sabi nga ni Diwata, maraming salamat. Grabe, no? Grabe. Napaka-supportive ni Chinkitan na ganitong mga negosyo, diba? Gusto niya gabayan si Diwata. Chinky. Alam mo sa buhay, minsan lang tayo mabigyan ng ganitong klaseng pagkakatao. Yes, totoo tama. Yan. Kailangan... Oo, tama si Chinkitan. Sa buhay, minsan lang magkaroon na pagkakataon mangyari. Mangyari kay Diwata, di ba? Talaga bigyan natin ang halaga. Yung binigay sa atin ni God na blessings or opportunity. Pinangarap mo ba ito, Diwata? Hindi po. Hindi po ako nangarap na balang araw ay magiging negosyante ako. Pero ang galing mo eh. Ang galing mo. Si Chinkitan na nagsasabi yun. Ang galing ni Diwata, matay. Minsan lang mapangahanga yan si Chinkitan, matay. Dito lang kay Diwata, matay. Market eh. Ang galing. Yes, so po. Oo. Saan mo nakukuha yung ganung galing? Experience na lang. At saka ang iniisip ko kasi nakikita ko na lang din sa iba parang bakit hindi ko kaya din subukan. Tapos ganito kalakas loob na. So ano, experience, nagsama, nag-experience, syaga yung Diwata para natutunan niya rin, no? Ang pinakaano talaga habang kumikita, mag-ipon. Mahirap kapag nag-start ka talaga, lalo na kung baguhan ka lang, iuutang mo kasi nga hindi ka pa sure kung kikita ka o hindi. So parang sugal kasi yan, win or lose ka doon. Tama. Pwedeng matalo ka. Paano mo bayaran yung utang mo kung talo ka sa negosyo, di ba? Habulin ka. Kasi ano, mahirap mangutang talaga tapos hindi ka pa sure sa pangbayad mo kung saan mo kukunin. Umabot mo sa punto ng buhay mo na nangungutang ka, talagang hiniya ka at wala talagang tumulong sa'yo? Yes. Parang pangalawang attempt ko na tong business ko ngayon, sir. So ibig sabihin mga pangalawang try niya na mag-business. So hindi siya pa rin siya nawala ng pag-asa mga tayo. So nagsubok siya pa ngayon. Kaya ngayon na-achieve mo na. Chinky, kasi nung 2019 pa lang, yung sa Quezon City ko na brands noon, hindi pa Diwata Paris Overload, yung Paris pala na pangkaraniwan, mahina. So dumating sa point na nalugi ako doon. Tapos ito ngayon, bumalik ulit ako sa pagtitinda, naging Diwata Paris Overload na. Okay naman, nalugi ako doon. Parang ito ngayon, medyo umano siya, gumanda yung takbo ng business ko. Nakaranas din pala, nalugi. Ibig sabihin, pangalawang business niya. So dito siya nakarecover matay. So... yan, maging ano, naging aral sa ating mababayan yung ganitong buhay ni ano, Diwata. Ilan taon na si Diwata? 42. May jowa na? Wala. 42 years old si Diwata. Ito may jowa na, sabi ni Chinkitan. Totalera. Baka si mahigpit yung mother ko pagdating sa buhay. Joker. Joker din si ano, si Diwata. Makatawa si ano eh, si Chinkitan. Oo,
huwag ka muna mag-jowa ngayon. Oo, alam mo naman eh, career muna, career muna. Madali naman ang jowa pag marami ka ng pera, kaya ngayon career muna. Hahamunin kita sa ano, ipon challenge. Alam mo na ba itong ipon cards na ito? Hindi pa. Wala, may hinamon. Nag-hamon si ano, Chinkitan sa ano, card game, sa card ipon challenge. Ah, hindi pa, hindi pa. O, dito. Pipili ka ng isang card. Yan, pili mo. Yan. Basahin mo, basahin mo, basahin mo. Feeling galante challenge, galante ka ba today? Kung ano ang maghulog ng 500 sa ipon box? Kung hindi naman, maghulog lang ng 100. Kanyari, itong ipon cards, yun ang tuturo sa'yo at gagabay sa'yo kung ano iiponin mo. Sa araw na ito, magkano ipon? Oh, so 500, 500, 100, i-ano niya, i-challenge sa kanya. Ponin mo, 500. 500. Oo, di ba? O, meron pa isang card sa likod. Basahin mo yung card sa likod. Of your salary or allowance challenge. Kunin ang 1% ng iyong monthly salary or allowance. Yun ang amount na dapat mong ihulog sa iyong ipon box. 20,000. 1% noon, magkano? 200 pesos. Ah, di ba? Nagigets mo? Opo. Grabe, no? Ang ganda, no? Ayan, bibigay ko to sa iyo, itong ipon cards na ito. Sige. Ah, palakpakan nyo naman, Direk. Oo. Ayan. Grabe, ang ganda ng cards din mga tayo, no? Inano ni Chinkitan. Ay, si Diwata pala. Ito yung last question ko. Ay, si Diwata ba nakapag-aral? Ay, hindi po. Para po sa ano, Alright, hindi nakapag-aral si Diwata. So, dito tuloy natin kung ano, bakit, ang dahilan. Alam, para po sa kalaman ng lahat, hindi po ako nakapag-aral. Ha? Undergrad po ako ng elementary. Ah, hindi ka nakatapos? Siyempre, normal yon si, malaman natin, magugulat din, undergrad, ano lang si, ano, Diwata. Kasi hindi po. Pero ang galing ha, galing-galing talaga, Oo, grabe na galingan si, ano, Chinkitan at proud. So, di ba, napaproud si Chinkitan dito kay, ano, Diwata, no? Ang ganda ng interview nito ni Chinkitan kay, ano, Diwata. Proud, oh. Ay, ito na lang, huling ano na lang, huling payo na lang sa mga tao na wawala ng pag-asa na... Ayan, sa mga tao na wala ng pag-asa, wag tulad nga na sinasabi ko palagi, huwag kayong susuko sa mga pagsubok sa buhay. Ituloy nyo lang ang laban. For example, gusto nyo magnegosyo, upisan nyo na kaagad. Hindi kasi pwede mangarap pa lang na nakatingin ka lang sa task. Kailangan gawin nyo kaagad ng action para matupad na yung mapangarap. Ganda. Ang ganda ng advice ni Diwata, mga tangan. Harap po. So, yun lang. Huwag nangarap kayo with action. Wow! Wow, napawaw si Chinkitan, maganda yung advices ni ano ni Diwata. Na-enjoy ako dito sa pag-interview ni Chinkitan. Pakipanood na lang po video na to sa YouTube channel ni Chinkitan at subscribe natin ang kanyang YouTube channel. Like and share natin at gusto mong ma-advise sa negosyo, nandyan advice ni Chinkitan matay. Nanonood ako silence kay Chinkitan matay. At maganda ito na interview niya nga. Na-interview, gusto niya gabayan nga si ano si Diwata at nakaka-proud na proud nga siya. Dapat ganito, ganito ang pagsuporta sa ating mga kababayan. Imbis binablog nga si Diwata, nagapunta doon, nagkakain, nakakuha lang ng simpati para makakara ano lang ng issue para masira yung negosyo ni ano ni Diwata. Bantayan natin mata, bantayan natin yung programa ni Diwata na protektahan natin dahil suportahan natin. Marami matutulungan si Diwata ng mga kababayan natin na kinukuha niya maging empleyado at mas maganda ito magkaroon ng brands pa siya, di ba mata? Marami pa siya matutulungan. Pinapalakas siya pa yung turismo ng lugar, di ba mata? So ganito yung mga plano niya mata, inano niya kay Chinkitan at in-advise nga siya ni Chinkitan paano mag-savings, emergency funds, di ba mata? May nakuha akong aral mata. Alright mata, yan lang ang reaction ko dito sa YouTube channel ni Chinkitan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Chinkitan, mag-subscribe ka na, panuorin natin yung interview niya kay Diwata at sa lahat ng ma-upload siya pa. Marami tayong matutunan dyan, advice kung gusto mag-negosyo. Yan mga tangay. Subscribe natin si Chinkitan. At kung sa, hindi ka pa nakasubscribe sa Ama ng Kalingap kay Kuya Bal, mag-subscribe mga tangay sa charity yan. Nag-ano yan, nag-reaction din ako dyan sa charity nila Kuya Bal, nila Atin at nila Kalingap Rob. Nag-reaction ako dyan sa Team Kalingap Serie yan. Mayroon akong mga vlogs dyan sa mga serie para pagtulong rin sa ating mga babayan mga tangay at si Sir Ka Business Official Ninong ni Kalingap Rob yan sa Ka Business Series sa Charity yan nag-reaction din ako dyan, subscribe natin mga tangay at si Papadis TV yan nag-reaction din ako dyan anak ni Ka Business Official na isang napasipag din ng Charity
vlogger. Alright mga tangay, yan lang ang reaction ko dito sa YouTube channel ni Chinkitan. Kung nagustuhan mo, subscribe natin si Chinkitan. Napakaganda yung interview niya kay Diwata, kay Dio Diwata Balbuena aka Diwata Paris Overload sa kanyang na-achieve ngayon advice. Alright mga tayo, kung nagustuhan mo itong reaction ko, mag-like, comment ka na at pag-subscribe para updated ka pa sa mga next reaction ko dito kay Diwata. Abangan nyo mga tayo. Maraming salamat sa panonood. See you sa next reaction kay Diwata. Maraming salamat at lagi tayong mag-ingat. Adios.